Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Today is September 13, 2024. Early in the morning, kaya today na po. Actually, magla-live sana ako talaga itong tungkol po sa hukom, no? Yung basa ko, pero may natulog po kasi, kaya bukas na lang po ng umaga. God willing, magawa ko po. Pero habang nag-silent live po ako, ito po, nagbulay-bulay po ako sa salita ng Diyos. I-share ko po kung ano po ang aking na pag-aralan. Ito pong nasa Colossians chapter 3 verse 13 po. Ang tungkol po sa magpatawaran, magpasinsyahan. Basahin ko po ang talata na nandito. Colossians chapter 3 verse 13. Magpasinsyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran. Magpapatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Verse 14, at higit sa lahat, magmahalan kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Verse 15, paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging magpasalamat. So, yan po mga kaibigan. Ano, sa tatlong versikulo na aking pong nabasa, ito pong sa verse 13 ang una kong pinagbulay-bulay. Sa akin pong naunawaan ay ito po yun mga kaibigan. Ano? Dito sa Colossians chapter 3 verse 16 tungkol sa pagpapatawad. Kung hindi ka o tayo magpatawad sa taong naging masama sa atin o sa'yo, kahit sinasaktan ka, ikaw rin o tayo rin ang hindi patatawarin ng Panginoon. Dahil ayon sa dasal na itinuturo ni Jesus Christ dito po sa Matthew chapter 6 verse 12, ang sabi po niya, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Ito po yung turo niya, no, sa dasal. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Yan po ay turo ni Jesus Christ sa atin. Kasama po yan sa dasal, mga kaibigan. Yung sabi dito, kung atin pong unawain mabuti na patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, humingi po tayo ng tawad tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. So, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At tayo rin, tulad sa mga taong humingi ng tawad sa atin, ay atin din silang pinatawad, di ba? So, patatawarin tayo ng Panginoon dahil pinatawad natin sila. Yung mga taong gumawa sa atin mabuti, pero kung hindi natin ito patatawarin, wala tayong karapatang humingi ng tawad sa Panginoon ni tayo mismo hindi marunong magpatawad, di ba? Kaya, kailangan po natin na magpatawad po sa kapwa natin, mga kaibigan. At kaya kailangan natin magpatawad at patawarin ang mga nagkasala sa atin. At ayon dito sa Matthew chapter 14, ang sabi po, no? Kung pinatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit, o di ba? Kaya kailangan natin na magpatawad.
sa verse 15, ngunit kung hindi sila pinatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Ama. So tama nga mga kaibigan, wala tayong karapatan humingi ng tawad kung hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa natin. Kaya kailangan din natin patawarin sila. At sa akin din karanasan mga kaibigan, ano, nung merong galit sa puso ko na yung bang laging bumabalik yung mga hindi mabuti ginawa sa akin. Sa tayo din pala ang mag-ano nun, makaramdam ng not peace of mind ba? Kasi nakatanim sa isipan natin ang galit eh, sa puso, di ba? Mag-connection kasi ang dalawa, puso at isip. Kaya nga, meron din akong ibahagi na tungkol din po sa pag-iisip. I-continue ko muna ito. Kung hindi ka magpatawad, ibig sabihin merong nararamdaman sa puso mo na galit, di ba? Ang galit, nararamdaman sa puso, connection sa isipan. Iniisip ang mga hindi mabuting naranasan sa ibang tao na nananakit ng damdamin natin. At ayaw sumuko ang pride natin. Pride kasi minsan ang umiiral, kaya hindi tayo na marunong magpatawad eh. Pride at ang kaaway ng Diyos ang nag-uudyok na hindi magpatawad. Kaya huwag nating dinggin, kundi dinggin natin ang turo sa atin ng ating Panginoon na magpatawad tayo para patawarin din tayo. Kasi klaro po na nandito po sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Kung pinatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi sila pinatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Ama. O di ba? Kaya yan mga kaibigan, ano, at gaya ng sabi ko rin na pag hindi tayo magpatawad, mayroon tayong naramdam sa puso natin na galit. Kaya ang sabi dito sa Kawikaan chapter 4 verse 23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Ito mga kaibigan, di ba, minsan naisip ko ba, pag nagtatanim tayo ng galit sa kapwa natin, yung mga taong nananakit sa atin, hindi natin sila patatawarin, hindi marilis po yung naramdaman na sa puso natin na galit. Tayo din kasi ang magdadala dyan. Hindi tayo magkaroon ng peace of mind. Ang sinabi dito, ingatan ang ating pag-iisip. Kaya para ma-release po yan mga kaibigan, yung mga negatibo na nasa ating damdamin at isipan, forgive. Forgive and forget. Kalimutan. Tayo po ang magdadala ng kabigatan. Lagi tayong nagkikimkim ng galit at hindi nagpapatawad. Kaya i-release natin yan mga kaibigan. Dahil sinabihan tayo na higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Marami tayong matutunan dito mga kaibigan. At gusto ko ding ibahagi, pero hindi ko pa na pag-aralan ito. Itong nasa Kawikaan chapter 4. Minsan na ano ko na connection ito sa power of mind. No, nandito nabasa ko eh. Sabi ko, yung mga power of mind, meron din yan sa Bible. Kaya, ang sa aking pagkaunawa din sa ibang mga religion, naturo nila yung mga power of mind. Actually, hindi sila nagsabi na yung mga tangin na pag-iisip. Kasi nabasa ko rin na ang puso natin ay ingatan. Nasa puso daw mga kaibigan. Kaya yan ang gusto ko talagang alamin para maibahagi ko rin po dito sa aking channel o kahit saan, na kailangan talaga natin ang good mind. Ang Panginoon hindi po nagtuturo
ng kalituhan, confusion, kundi good mind po. Kaya huwag po kayong maniwala na pag magbasa ng Bible ay magkaroon ng kalituhan. Hindi po. The Holy Spirit, totoong Holy Spirit po, good mind po and no fear. Pero pag another spirit, yun po ang magpapalito sa tao. Kaya kailangan po linisin natin ating puso at isipan at focus sa Panginoon. So hanggang dito lang po ang share ko. Sana po ay maano nyo, nag-silent po kanina at ito po yung pinag-aralan ko, yung sa Colossians chapter 3 verse 13 na pagpapatawad. Bukas po ng umaga, ilalive ko po. Maglalive po ako. Ito po sa hukom. Pasensya na po dahil natulog na po kasi mga kasamahan ko. Maingay po ako. So ngayon, mag-e-end na po ako. Binahagi ko lang po ang aking napag-aralan habang nag-silent live po ako. Hindi pa po kasi ako naantok. Kaya yan. So magpaalam na po ako and thank you po sa nag-views. Sino man kayo, God bless po sa inyong lahat.